Walang sinabi mula nung nakausap ko, mula nung nakita ko yung content ni Palerista, di ako nag-agree. Pero buong araw hindi ako nag-comment. Kasi baka nga naman may mahanap ako na video at post ni Direk Daryl Yap na nagsasabi siya ng ganun. So ngayon, ito ang sinabi ni Palerista sa post niya, sa video niya. Ipi-play ko para sa'yo. Ayan. Nag-umpisa kasi yan nang magbigay ng opinion itong si Kaki Raki sa post ni Direk Daryl Yap na wala daw Marcos kung walang Duterte. Yan ang sabi ni Direk Daryl Yap. Ah, nagsimula kasi yan nang magbigay ng opinion si Kaki Raki sa post ni Direk Daryl Yap. Ibig sabihin sa post ni Direk Daryl Yap na kung walang Duterte, wala daw Duterte, walang Marcos. Yan ang sabi ni Direk Daryl Yap. Hindi niya sinabi na yan daw ang sabi ni Direk Daryl Yap. Ang sabi niya, yan ang sabi ni Direk Daryl Yap. Naintindihan mo? So ibig sabihin, si Direk Daryl Yap ang sinasabi niyang nagsabi nun. Ngayon, hinanap ko yan doon sa SMNI interview. Ito yung sa SMNI interview, ha. Diyos ko. Kaya tigilan mo ako magko-comment kay. Kala mo naman buong araw kong pinagbigyan si ano si Palerista, ako mismo naghanap ng mga video para pagbigyan siya. So, ang pagdagdag ng mga Duterte sa Ay, sorry na off ko. Kami, wag nyo kaming ginaganyan. Hindi kami simpleng pwedeng yung ganyan-ganyanin. Isang malaking hakbang kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Amy, hindi lamang sa malaking hakbang ha ng politika, kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Amy, na kung wala ang mga Duterte, ay alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang kumatok sa puso ng mga Pilipino. Oh. Kaya maingat na maingat ka sa pagpili ng mga tauhan. Ayon. Mahihirapan. Kung wala ang mga Duterte, mahihirapan ang mga Marcos na kumatok sa puso ng mga Pilipino. Mahihirapan top one. Mahihirapan. Totoo naman. Pero hindi ibig sabihin, hindi na sila makakakatok. Agree. Ang mga Marcos ay pumapasok na sa puso ng mga tao. Paunti-unti. 2016. Close fight. Nakakapasok na sila, pero nahihirapan pa sila. Ngayon, intentionally or unintentionally, yung mga ginawa ni Duterte, paglaban niya sa ABS-CBN, yung paglaban niya sa mainstream media, sa Dilawan, humina talaga sila sa panahon ni Duterte. Intentionally or unintentionally, nakatulong yon sa pagbukas ng puso ng mga tao sa mga Marcos. Nang mas madali. Kaya ng mga Marcos, pero mahihirapan lang sila. Ilang dekada na eh. Pero wala dun sinabi na kung walang Duterte top 1, walang Marcos. As if, kasi ako, nagdi-disagree ako dun top 1. Kasi matagal na ang Marcos, nauna pa ang Marcos kesa sa Duterte. Kaya kung mapapatunayan nyo na yun yung sinabi ni Direk Daryl Yap, kahit ako kikwestiyonin ko yung sinabi yun ni Direk Daryl Yap. Pero buong araw na ako naghahanap, wala. Ang sinabi ni Palerista na nag-react si Kaki Raki sa post ni Direk Daryl Yap. So nung binasa ko yung post ni Direk Daryl Yap, pinanood ko pa si Kaki Raki ha, ang nireaktan ni Kaki Raki ang mga kalungkutan ng loyalista. Wala dun nakalagay na kung walang Duterte, walang Marcos. Yun lang naman ang hinihingi ko, top 1. Pruweba. Hindi ko minura si Palerista. Kilala ko si Palerista. Hindi ko siya minura. Hinihingan ko siya ng pruweba. Ayan. Kahit nga yan, oh, tingnan mo. Ipakita mo yon. Kahit yung pag-quote ni Palerista sa sarili niya, mali. Ano ang sinabi ni Palerista na sinabi niya doon sa quote niya? Kahit pag-quote niya, hindi niya nga ma-quote ang sarili niya ng maayos eh. Ano ang sinabi niyang, ano, sinabi niya daw? Sinabi ko to kila, ano, sinabi ko to kila Palerista na ang pinaka-iingatan niyo is maglabas kayo ng fake news kasi may mga naniniwala, lalo na kay Palerista. Malakas ang panghatak ni Palerista. So ngayon dapat mas maingat siya.
Kasi ganito yung ginawa, gusto nyo ba na magalit ang mga tao dahil sa isang kasinungalingan sa isang tao? Kung hindi niya naman yun sinabi. Ganito yung ginawa ni Cory kay Marcos. Dahil sa mga kasinungalingan ni Cory, nagalit ang mga tao sa Marcos. Yun lang naman yung point ko. Kung mapapatunayan ni Palerista, edi hindi siya nagsinungaling, edi bahala silang magalit kay Direk Daryl. Mali naman talaga yung sinabi ni Direk Daryl kung sakaling mapatunayan ni Palerista. Napatunayan niya na ba? Napatunayan niya na ba? Gagawin ba natin ang isa pang Cory Aquino? Ganito ang ginawa ni Cory ah. Nagpalabas ng mga kasinungalingan, nagalit ang mga tao sa mga Marcos. Ngayon, babalikan mo ko ng may mga akala mo magaling, kaya nga naghingi ako ng pruweba kay anong Palerista eh. Kasi hindi ako ganun kagaling na hinahanap ko yung pruweba niya. Baka siya may pruweba. Kasi kung magaling ako, edi hindi na ako naghahanap sa kanya. Hindi ko na siya hinihingan ng pruweba kasi sure na ako sa sarili ko na nahanap ko na lahat. Pero since wala akong mahanap, tinatanong ko siya kung meron siyang ilalabas. Bakit mo ko pupustan ng ganito, Top 1? Anong meron? Mali ba to? Nag-a-agree ka ba na gagawin natin yung ginawa ni Cory kay Marcos, kay FEM? Na magpapakalat tayo ng kasinungalingan na to na hindi naman sinabi ng isang tao? May panak ng teteng ka pa, kala mo sinong magaling? Ngayon, di ko magets kung bakit ipi-play mo. Sige, play mo. Para tingnan natin kung sino'ng pagtatawa na nag-a-agree ka kay Bulletin. Ako pa magtag sa kanya. I-play mo. Makita natin. Meron akong post niyan, guys, na yung mga pruweba, malay ko ba na maglalabasan siya eh? Siya yung katulad nito, pwede ka magpakita ng pruweba. Ako hindi. Paano kayo papakita yung pruweba? Ngayon, kung gusto nyo, may post ako guys na nilabas ko yung mga link dun sa mga sinasabi ko dun sa debate namin ni Michael Bulletin. Nasa Facebook ko po, mas marami pa ang viewers dun kesa dun sa views ni Michael Bulletin sa page niya. Ngayon, kung ikaw, Top 1, para sa'yo, magaling dun si Michael Bulletin, dun mo mapapatunayan na tanga ka. Hindi ko kailangan i-delete ang account ko, ang mga comment ko. Kaya ko yung sabihin sa mukha mo. Hindi kami plastikan dito. Kahit sila Palerista, sinabihan ko yan. Pag naglabas kayo ng maling impormasyon, kahit ako, magko-comment sa inyo at baka hindi nyo matanggap. Kahit nga si Ma'am Joey, na partner ko sa live, nakita mismo, nag-aanuan kami. Hindi nyo kaya hingan kayo ng pruweba? Dahil dyan, ganyan ang mga banat nyo, Top 1? Anong kinatalino mo dun? Gusto mo i-play mo pa? Gusto mo ang 10 minutes ko i-play mo? Pero after nyan dapat, ilabas mo yung pruweba na yun yung sinabi ni Direk Daryl Yap. Gusto mo yung 10 minutes kong susunod? Ituloy-tuloy pa natin yung kay pinagmamalaki mong Michael Bulletin. Gusto mo simulan ko na ngayon sa 1 minute. Pero ngayon, kung hindi nyo kayang ilabas yung pruweba ni Palerista na yun yung sinabi ni Direk Daryl Yap, tigilan nyo na yan. Kung sinabi sana ni Palerista ang sinabi ni Direk Daryl Yap na mahihirapan ang mga Marcos na bumalik sa puso ng mga Duterte, sa puso ng mga Pilipino kung wala ang Duterte, yan ang sabi ni Direk Daryl Yap, di okay. Totoo naman yung talagang sinabi. Pero sinabi niya ba na kung walang Duterte, walang Marcos? Kasi sobrang maling-mali yun. At dahil doon sa maling impormasyon na yun na sinabi ni Palerista, nagagalit ang mga tao. At ganun ang ginawa ni Cory kay FEM. Mga loyalist pa naman kayo? Pero nag-agree kayo sa mga gantong gawain? Gawain ni Cory? Gawain ng mga dilawan? Pagpapakalat ng kasinungalingan para magalit sa isang tao? Ginawa nila to kay Corona. Go! Dali, i-rewind i-ano natin.
Unang-una, hindi ako loyalista. Ako ay PBBM supporter. Wala akong pakialam kay Senator Amy Marcos at sa ibang mga Marcos maliban sa Perez family. Yan ang posisyon ko. Hindi ako loyalista. Pangalawa, ang anak ng teteng ay isang ekspresyon. Hindi yon panlalait ng tao. Anak ka ng teteng, anak ng teteng, ekspresyon yon. Hindi yon panlalait ng tao. Pero ano ginawa mo sa akin? Tinawag mo akong tanga. Ikaw ang nag-call out sa akin ng tanga. Inunahan mo akong tawaging tanga, kaya tinadtad kita ng tanga. Sinundan mo pa ng salitang bobo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng tanga? Ang tanga, sa English, ito yung fool. Alam kung ano ang tama, pero ginagawa ang mali. Yun ang tanga. Pangalawa, ang bobo, ang border line ng intelligence quotient nito ay 26 to 50. Sa English, idiot. Walang alam. Hindi ko aaminin na ako ay bobo sapagkat ako ay number one sa Board of Criminology. Ako ay civil service eligible. Ako ay top-notcher sa batch namin. Ako ay top-notcher sa NAPULCOM entrance examinations. Kaya definitely, hindi ako bobo. Kung ang perception mo sa akin, tanga ako, okay lang yon. Ibinato ko sa iyo na makailang beses na ikaw ay tanga. Punta tayo sa issue. Ang issue is si Direk Mo Daryl Yap. Sagutin mo ito mamaya pag binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ba ay loyalista o PBBM supporter lamang? Pakisagot mo yan mamaya. Ang mga loyalista na hindi ko katulad, nasasaktan sila. Halos lahat ng mga manonood dito sa programa ko, mga loyalista. Bibihira ang PBBM supporter at nasasaktan sila dito. May mga nagtatanong, meron po ba kayo plano na gumawa din po ng pelikula sa buhay po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o DDS film, kumbaga? Yeah, magkasama kami ni Vice President Inday Sara kagabi. Nanood kami ng Martyr or Murderer. Doon din habang pinapanood namin, napag-uusapan namin ang gaganap bilang VP Inday dahil ang saklaw na ng Mabuhay Aloha Mabuhay o ang darating na ikatlong installment ng aking pelikula ay nadoon na ipapakilala na ang mga Duterte. Hindi lamang si Vice President Inday, hindi lamang si former President Rodrigo, kung hindi, maging ang kanyang mga kapatid. So, ang pagdagdag ng mga Duterte sa buhay ng mga Marcos ay isang malaking hakbang kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Amy. Hindi lamang sa tugatog ng politika, kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Amy, na kung wala ang mga Duterte, ay alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang kumatok sa puso ng mga Pilipino. Kaya maingat na maingat kami sa pagpili ng mga tauhan. Tungkol sa paggawa ng pelikula tungkol sa mga Duterte, hindi po ako humindi at hindi po ako agarang umuo sapagkat ako po ay marami pang commitments para sa iba't iba kong mga nausog na pelikula. Sa totoo lang, dapat nung ginawa ko ang Made in Malacanang, meron pa akong dalawang pelikula sa pagitan nun pero hindi ko nagawa dahil inuna ko to. Palagay ko makakaisa ulit ako na hindi Marcos film bago ko maibigay ang pangatlo. At doon ko pa lamang magagawa ang 7 pelikulang nakahain sa akin para sa iba't ibang streaming platforms. So sa palagay ko, if ever, baka 2025 na yan o 2026. But I'm very positive because VP Inday is very supportive. Yun nga lang, medyo pihikan si former President Rodrigo Duterte kung sinong gaganap sa kanya. Sabi ko nga kay VP Sabi ko, VP, ikaw na lang bumulong sa tatay mo. Sabi mo siya na lang bumanap para hindi na ako mahirap. Yan. Meron pa akong 5 minutes. Unang-una, hindi ako loyalista. Pero ang mga loyalista nasasaktan. Kung hindi ka loyalista, hindi ka masasaktan marahil sa sinasabi ni Direk Daryl Yap. Pero bilang PBBM supporter, masakit tanggapin ang sinabi niya.
at hindi yon fake news. Narinig mo naman ang sinabi dito ni Direk Darilyap. May mga kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Aimee, hindi lamang sa tugatog ng politika, kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako... Naniniwala siya. Tuloy natin. Yun din naman si Senator Aimee. Ganun din naman si Senator Aimee. At dito ako nagre-react sa sasabihin na ito ni Direk Darilyap. Na kung wala ang mga Duterte, ay alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bong. Alam ko din na ganun din ang paniniwala ni President Bongbong Marcos. Hindi wala sa posisyon si Direk Darilyap para sabihin na ganun ang paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Diwa ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabi na ito ni Direk Darilyap? Naniniwala ako, sabi niya. Ganun din naman si Senator Aimee Marcos. At naniniwala din ako, ganun din si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ngayon ang nagsasabi ng fake news? Kami ba o si Direk Darilyap? Ang diwa ni Pangulong Bongbong Marcos, kailanman, hindi niya malalaman. Hindi niya nga nakakakwentuhan halos si Pangulong Bongbong Marcos. Paano niya masasabi na ang diwa ng Pangulong Bongbong Marcos ay ganito sa sasabihin niya rito? Na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte. Mahihirapan silang kumatok sa puso ng mga Pilipino. That is fake news. Kasi ako, bilang PBBM supporter, hindi nahirapan kumatok si Pangulong Bongbong Marcos sa puso ko. Tapos sasabihin itong si Direk Darilyap, nang hindi dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte, mahihirapan ang mga Pilipino. Pilipino ako. Ang daling nakapasok sa puso ko ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya hindi dapat sabihin yan ni Direk Darilyap. Ngayon, kung sinasabi niya na ganito, na sa aking paniniwala, hindi makakapasok ang puso ng mga Pilipino sa Pangulong Marcos nang hindi dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte, okay sa akin yun. Okay din sa akin kung kay Senator Aimee. Pero dinamay niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sinabi niya rito? Ako, gayon din naman si Senator Aimee, na kung wala ang mga Duterte, ay alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang kumatok sa... Dinamay niya si Pangulong Bongbong Marcos, kaya ako nag-react. Kinontent ito ngayon ni Palerista. At ano ang sinabi ni Palerista? Ito lang. Ito yung hinihit nyo kay Palerista eh. Pero ang paliwanag ni Palerista, ang sinabi ko sa video, quote, sabi ni Darilyap, kung wala daw. Duterte, walang Marcos, kaya nga may word na daw. E bawasan ang pagsipsip, baka maging artista sa part 3. Okay? Yon. Nasaan ang fake news ngayon doon? Sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Pagpapakalat ba ng fake news ang i-call out si Direk Darilyap na mali siya sa kanyang sinasabi na diwa ng Pangulo na kung hindi dahil sa Pangulong Rodrigo Duterte, hindi makakapasok sa puso ng mga Pilipino ang mga Marcos? Nakakamali kayo doon. Mali si Direk Darilyap doon. Saka ang punto dito, sino ba talaga pinagtatanggol mo? Si PBBM ba? O si Direk Darilyap? Bakit pa madadamay dito yung nakaraan, FEM at Aquino? Ang layo-layo sa issue. Huwag mo nang dalhin yung nakaraan. Ito lang tayo sa kasalukuyan. Sa huling punto ko, bakit mo ako sasabihan ng tanga? Hindi naman kita sinabihan ng tanga. Bakit mo ako sasabihan ng bobo? Hindi naman kita sinabihan ng bobo. Ano ba natapos mo? Ano ba narating mo sa buhay para sabihan mo akong bobo? E kung titingnan natin ang achievement natin, baka isa lang pa ko sa pagmumukha mo kung ano narating ko sa aking academic career. No? Kaya wala ka sa posisyon para sabihan ako ng bobo. Wala ka sa posisyon para sabihan ako ng tanga. Ang anak ng teteng is just an expression. Hindi mo ba alam yun? Okay.
So, it's my turn. Bakit ka bobo? Bakit ka tanga? Eh, ganun ka naman pala. Grabe ang mga achievement mo. Pero ayon sa post mo, mas nakikita mo at pinapaboran mo na ginalingan ni Michael, ano, Michael Bulitin, yung mga argument niya, eh, tapos ka pala ng criminology. Hindi mo naintindihan yung pinagkaiba ng criminal case and civil case at mas nagalingan ka kay Bulitin? Tapos ka pala ng criminology. Pero hindi mo naintindihan yung interpretation ko ng GR number versus sa GR number niya? Tapos ka pala, tapon ka pala ng criminology. Pero hindi mo nagigets kung bakit mas maganda yung argumento ko ng RA1379 kesa sa kanya sa presumed versus convicted na. Oh, yun naman pala. 'Di ba nakakatawa yun, top 1? Bakit para sa iyo? Oh, sige. Yan ang pag-uusapan natin, ha. Mamaya bibigyan kita ng chance kung bakit mas magaling yung argumento ni Michael, ano, Michael Bulitin para sa iyo. Patunayan mo sa akin ngayon kung bakit mas importante na sapat yung civil case para sabihin magnanakaw ang mga Marcos at hindi ang criminal case. Yun pala eh. Forte mo pala yung pinag-usapan namin. Top 1 ka pala dyan eh. Bakit para sa'yo mas magaling si ano, si Boy Donacion na tinatawag mo? Yun yung dahilan kung bakit ka bobo at tanga. May alam ka pero nagtatanga-tangahan ka. Bobo ka to consider at paniwalaan yung mga sinabi niya just because meron siyang pruweba. I can give you proof. Ganun ba yon? Sige, go. Loyalista versus BBM supporter. I am a BBM supporter. Hindi ako loyalista. Kung nasasaktan ang mga loyalista, may kakilala ako na loyalista si Mami Ping. At kilala ni Mami Ping kung paano ko mag-comment. Na kung merong kritisismo, tatawagin ko yan, i-call out ko yan. Sinabi ko yan sa mga mukha nila. Ngayon, yung anak ng Teteng, expression yan pero hindi yan expression na mabait. Expression yan ng galit at aggressive. Diyos ko, nasasaktan ng loyalista, naiintindihan ko kayo. Pero dahil ba nasasaktan kayo, dapat magpakalat na ng maling impormasyon? Ngayon, sinasabi mo na sinabi yon ni PBBM. May isang interview si PBBM. Hindi ko ma-on ang internet ko. Hindi ko ma-on ang internet ko, pero I will post it top 1. Na sinabi niya, rinirecognize niya talaga ang tulong ng Duterte. I also interviewed the Vice Governor and even Senator Amy ay nagsabi na malaki talaga ang naitulong ng mga Duterte. So kapag si Direk Daryl, guys, ako na nagsasabi, hindi ako binabayaran ni Direk Daryl. At alam ng mga taga Ilocos Norte nila palerista, wala sa akin binigay kahit singkong kusing sa Ilocos Norte. Ginagawa ko to kasi ito yung gusto ko. Walang nagko-control sa opinion ko. Hindi ko to ginagawa sa pera kasi kung titingnan nyo, hindi kami kumikita dito. Ngayon, kung nasasaktan ang mga loyalista, naiintindihan ko. Masaktan kayo, totoo yan, yung sakit nyo, naiintindihan ko yan. Pero, dapat ba doon na magkalat kayo ng fake news? Ngayon, top 1, bakit ka bobo? Bakit ka isa pang bobo? Sinasabi mo, na mahihirapan na makakumatok sa puso ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino po ay hindi lahat. Sa logic top 1, merong isa lang, may specific, may particular, at may universal. Sabi ko nga, nakakapasok naman na ang mga Marcos. Totoo naman yun, nakakapasok na kayo. Malaki ang kontribusyon. Ako na magsasabi, malaki ang kontribusyon ng mga Duterte para sa mga Marcos. At malaki din ang kontribusyon ng mga Marcos sa Duterte. Nagigets nyo? Malaki ang kontribusyon ng bawat pamilya sa isa't isa.
sa dalawang 'yan. Ngayon, mahihirapan ang mga tao sa mahihirapan ang kumatok ang mga Marcos sa puso ng mga Pilipino. Mahihirapan lang top 1. Sa inyong mga loyalista, sa inyong naniniwala na sa Marcos 2016 pa lang, tama, nakapasok na sila. Pero mahirap. Sa ibang mga Pilipino katulad ko, si Lenny ang binoto ko noong 2016. Si Ma'am Joey. Ang dami si Sean Wayne. Ang dami mga hindi bumoto sa Marcos. Pero nakakapasok na. Naintindihan natin yon. Mga Marcos loyalist, nakakapasok na po ang puso ng ang mga Marcos sa puso ng mga Pilipino 2016 pa lang. Pero nahihirapan sila. Pero dahil sa ginawa ni Duterte, nawala ang pinakamalaking mainstream media like ABS-CBN. Dahil sa ginawa ni Duterte na yung Dilawan ay sobrang humina sa panahon niya, intentionally or unintentionally, I don't think ginawa naman yun ni Duterte para directly tulungan ang mga Marcos. Eh malaking tulong yon para lumabas yung mga videos, mga information, at mapag-usapan ito sa social media. Yung video ni FEM saying disperse them without shooting them, hindi ko yun nakita until the election. Kasi ang mga Dilawan po ay hawak ang social media, pero dahil sa sobrang hina na nila, kahit hanggang ngayon hawak pa rin nilang social media yung mga ano diyan, eh hindi na ganoon kalakas. Noon kapag may video ka na pro Marcos, tinitake down 'yan. Madaling natitake down 'yun. So ngayon dahil sa ginawa ni Duterte, mas napadali, mas hindi nahirapan. Mahirap bang intindihin 'yun? Pero yung sabihin nyo na kapag walang Duterte, walang Marcos, yun yung sinabi ni Direk Darlip, walang ganun, top 1. At sinusuportahan mo yun. Yun yung dahilan kung bakit bobo at tanga ka. Mataas naman ang pinag-aralan mo pala eh. Hindi ko nasasabing kung anong pinag-aralan ko. Wala na akong pinag-aralan. Sige. Ganun na lang. Pero bakit naniniwala ka sa ganun? At hindi mo nakikita yun as fake news. At ang sinasabi niya, ang dinadaw niya, is kung wala daw Duterte, walang Marcos, kinukot niya si Direk Darilyap. Hindi si Kaki Raki. Hindi niya pinapabulaanan yung pagsabi nun ni Direk Darilyap. Pinapabulaanan niya yung katotohanan ng statement ni Direk Darilyap. Pero siguradong sigurado siya na si Direk Darilyap ang nagsabi nun. Mas mataas yung pinag-aralan mo, mas nakikita ko. Bakit ka nagtatanga-tangahan dito? Bakit hindi mo to alam? Bakit para sa'yo hindi fake news to? Top 1. Oh, sige, sabihin kita. Oh, bakit ka naniniwala dito? Nak ng teteng. Expression lang, top 1. Oh, bakit ka naniniwala na mas matalino at mas maganda yung argumento ni Michael Bulitin kesa sa akin? Nak ng teteng, oh. Happy ka? Kaya tigilan mo ko ng mga ganyang manipulasyon. That's just an expression. May mga positive expression, may mga negative expression, at depende yun sa konteksto ng sinabi mo. Ang sinabi mo, akala ko sa sarili ko magaling ako. Wala akong sinabing ganun. Pero sure ako, mas magaling ako sa'yo ngayon. Yun ang sigurado ko. Kasi sa pagmamalaki mo ng mga pinag-aralan mo, hindi ko nagigets kung bakit naniniwala ka na mas magaling si Michael Bulitin. Na bakit para sa'yo, parehong-pareho ang sinabi ni Palerista sa sinabi ni Direk Darilyap. Ngayon, ipagmalaki mo sa amin ngayon ang pinag-aralan mo, top 1. At ngayon, ipagmalaki mo kung gaano kagaling ang mga argumento ni Michael Bulitin. Kasi pag ginawa mo yan, mas ilulubog ko kung gaano kakabobo. Yan ang subukan mong gawin sa next 10 minutes mo. Ipagmalaki mo si Michael Bulitin sa mga argumento niya. Kasi 2 years na namin, 1 year lampas na namin, ginagawa at kabisadong-kabisado na namin ang mga maling statement ng mga kakamping dito. At kung gagawin mo yon, ang dali lang, top 1. Ang dali lang.
Ayun, go. No further arguments. I rest my case, Your Honor. Okay. Panalo ko. Done. Ako ano, top one. Okay na tayo. Ako top one, I just want the proof. And sinasabi ko kapag may proof. No need to speak more. Panalo ka na. I don't need to argue. You win. That's it. Bye-bye for now.